isang karangalan na makasama ko ngayon dito ang mga magigiting na tropa ng Armored Division. At ang makikita niyo dito sa ating harapan ay ang 120mm heavy mortar ng Philippine Army. Ito yung crew. Ako makarelate ako sa ginagawa nila dahil ang aking schooling nung ako ay kapitan ay Infantry Mortar Leaders Course. Yun ay sa Fort Benning, Georgia. At sa schooling na yon ay kasama ang ganitong klaseng mortar system. At natutuwa ako na after 16 years, 18 years, eh meron na tayo. Sabi natin itong sinatong mga tropa nito. By the way, itong nasa likod, itong machine gun na to, ito yung tinatawag na M240 Bravo. Ang unang nakabili nito dito sa Pilipinas, na-issuehan nito ay yung shooting team as early as 2005. 2004, ito yung ginamit namin. So ito rin yun ang mounted na version na nakalagay dito sa M113. Ang tanke na to ay M113. Sabi natin sila, kasi ito automatic, nakikita nyo kanina, umiikot mag-isa dahil meron siyang mortar fire control system. Ito yon, andito. Ano ba yun? Panasonic. So, anong pwesto mo dito? Pakilala. Sir, Technical Sergeant Patarlasir, Sigitik as the commander. So, bilang commander, ikaw ang may control niyan? Yep. So, parang ikaw yung FDC? Yes, sir. Fire Direction Center? Yes, sir. Pag may tatawag na tropa ng ranger na maghingi ng fire support, ay i-input mo dyan. Ang i-input mo dyan, ano ang magiging base doon sa kanyang ibinigay na direction, distance, or grid coordinate, pagpasok mo dyan, matranslate into fire commands. So pag i-translate mo sa fire commands, lalabas na dyan, ano ang elevation at vertical interval. Tama, lalabas na yun, ha? Then, kanino mo ipapasa kay? Kay fire... Kanino? Platform. Okay. Oo, tapos ikukuman nyo, section! Tama? Elevation! Tama? Tapos, charge 2! Sample, kung ilan ang charge. Tapos, sino mag-inspect? Lilipat na, titingnan nyo kung tama ang charge. Bago, anong next command? Bago papunta dito ang bala? Hangit! Gun ready, sir. Gun ready lang. So, sa amin, hang it! Ibig sabihin, ilagay mo yung bala dito. Ganun mo, hang it, ihang mo. Okay? Huwag sabihin, fire! Okay? Sabi ko ng commander, sir, na fire, lagdag na. Okay, so, dahil naka-computerize na siya, hindi na kagaya dati na meron kaming tinatawag na plotting board. So, ito talagang sa pinakamabilis na pamamaraan ay maka-provide na kaagad. Kaya nga sabi niya, mortar is the most responsive indirect fire support for the infantry. So, ang ginagawa namin sa operations ay tinatawag na combined arms. So, yung infantry ay suportahan ngayon ng indirect fire na mula naman sa armor division kasi andito sa kanila yung platform. Okay, so meron tayo driver. Ikaw, bilang driver, marunong ka rin dito. Kasama kasi nag-training dito. Okay? Tapos anyone of you can drive this tank? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes. Lahat sila marunong mag-drive ng tank. At lahat sila marunong mag-operate nito. At lahat kayo marunong mag-operate niya. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Makikita nyo. So, if anyone gets wounded o maging casualty, pwedeng magpalitan sila ng pwesto. Yes, sir. Snappy, ah. Ayos, ah. Ikaw, anong pwesto mo dito? Loader, sir. Loader. Sinong magmaman ito? Leader ako, sir. Ikaw? Hindi, kasi kung nag-ano ka dyan, tapos may nag-assault na kalaban, sino magman ito? Diba? Malapit lang naman, sir. Okay. Ikaw na. Okay. Oh, so, very good. Yun ay kasama sa ipinakita namin na capability na itinaon sa 125th year founding anniversary ng Philippine Army. And, yun, makikita ninyo na yung taxes ng taong bayan ay may kinalagyan. Ang ating capabilities na magagamit natin to defend our country against any armed aggression. So, ayan. So, snappy? Snappy? Yeah. Pero gusto ko, wala tapalit. Mapanood ko sa susunod. Actuar live fire. Ha? Bisyo ra? O, tingnan mo ito. Pakita mo ito mga snappy doon sa kabila. Oh. Ha? Kaway-kaway nga. Kaway-kaway. O, yan. Mga snappy ng
Pag ma-deploy kayo, body-body? Isang platoon sa ngayon, sir. Pag sinabi mo isang platoon, ilang tangke? Apat na tangke. Apat na tangke, isang platoon? So, ganyan. Grabe ka formidable yun. So, sinong lalaban sa Philippine Army kung ganon yung harap nila, di ba? I'm referring to the internal threats, no? So, as much possible, siyempre, ayaw naman natin na gamitin natin sa kapwa Pilipino yan. Pero kapag tigasin talagang gusto niyang lumaban, eh, pagbigyan natin. Oh, ganun lang naman yan. Sige, I hope you like our content. At maraming salamat kay Private Pangge, ang aking videographer sa yan. Bye-bye.